Hello mga kagala! Tayo ngayon ay mag-DIY kung paano mag-change oil ng Isuzu D-Max 2010 model. Tara na! Ito po yung ginamit natin na socket. Number 17 o 17. Kakalasin po natin yung nut dito na dito po sa may crankcase para dito po natin patatagasin yung case. Ayan, ide-drain muna po natin ang lumang langis. Tapos maya-maya pagka medyo wala na, hindi na siya tumutulo, papalitan po natin ng bagong langis. Kita ka? Ito pala mga kagala yung gagamitin natin na oil filter para sa Isuzu D-Max 2010 model. Naka-indicate po siya na C-524. Yan po ang tamang oil filter para sa kanya. Ngayon naman po ay kakalasin natin ang oil filter. Siya nga pala po ang mga kasama, ang oil filter po ng Isuzu D-Max 2010 model ay nasa bandang kanan ng makina. Mas maganda po kung mayroon po tayong sadyang pangkalas ng filter. Medyo matagal lang po siyang kalasin dahil medyo gipit po yung pwesto ng pinaglalagyan ng oil filter, kaya kunting-kunting pihit lang. Ayan mga kagala, kunting-kunti na lang po at matanggal na natin ang oil filter. Sa wakas, natanggal din mga kagala. Aray nga po pala aking assistant, si Buninay. Mas maganda po na may ganito tayo pang kalas para mas madali pong kalasin ang oil filter. Adjustable po. Ito po yung mapalit natin na bagong oil filter. C524. Lagyan na po natin siya ng langis para pag i-dinalik po natin siya ay meron na po siyang langis na laman. Para pag umandar yung makina at nagbomba ng langis, hindi na siya lalagyan ng makina. Meron na siya ng bomba. Kakapitan po natin yung ating bagong oil filter. Patay ka? Hindi. Yung? Okay na. Ibabalik na po natin yung ating tinanggal na drain plug ng crankcase ng makina para masalitan natin langis dahil okay na po ang hindi na siya natulo. Ang langis nga pala po natin ay dapat 10W30 or 15W40 or mas higher grade po. Mas pinili ko lang po yung 15W40.
Ang agala, ngayon po ihasarin na natin ang bagong langis. Ating makina. Nga pala mga kagala, 7.5 liters nga pala po ang laman ng ating kailangan natin isalin na lang is sa Isuzu D-Max. Baka naman, Castrol! Mga kagala, ngayon po naman ay titik natin yung ating air cleaner at papalitan na rin natin po siya dahil may gita pong 10,000 kilometers siya nagagamit. Maganda po yung napapalitan siya para mas okay. Pero kung merong maganda po klase yung air filter, pwede naman siyang gamitin ng matagal. Nilinisin lang every 5,000 kilometers o kung kayo ay dumadaan palagi sa maalikabok na karsada ay pwedeng mas malimit ang paglilinis. Ayan mga kagala, medyo madumi na nga yung ating air cleaner kaya kailangan ng palitan. Kailangan natin po natin magpalit ng air cleaner dahil madumi na siya. Saka 10,000 kilometers na po siya. Hindi naman po siya masyadong magandang klase kayo. Pinalitan po na siya ng magandang klase. Pwedeng gamitin hanggang 20,000 kilometers. Ito po siya. Maganda po siya kumpara doon sa tinanggal natin. May balot po siya dito na metal sa loob. Kumpara dito sa isa, sa loob lang may metal, parang wire, sa labas wala. Kakabit na po ulit natin ang ating air cleaner. Balik na po natin siya, nakabit na po yung bago. Ayan mga kagala, natapos na po natin ibalik ang ating bagong air filter. Be sure na tama po ang higpit para hindi po makapasok o makalusot yung dumi sa ating intake.
ilagay sa amin yung mga langis. Ay, start po natin siya ng 5 minutes para po mahado yung langis sa makina. After po natin mapaandar ng 5 minutes ang makina, atin po siyang papatayin. Tapos maghihintay po tayo ng mga 3 hours para i-check ang level ng langis. At kung may kulang pa po siya, pwede po natin siyang dagdagan. O ganyan lang po ang pagkapalit ng langis ng makina na sa Isuzu D-Max. Kung may natutunan po kayo, please hit and likes. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo magtanong. Thank you for watching, mga kagala.